Sa social media, kung titingnan natin ang mga nangyayari sa ating mga kapatiran, Allahul Musta'an, nakakaiyak mga kapatid sa Islam. Makita natin yung kanilang mga sitwasyon, kahit man lang sa pamamagitan ng matatimtim natin mga panalangin mga kapatid, ay matulungan natin sila mga kapatid. Mapamuslim man o hindi muslim, tinatamaan, nakakaranas ng ganitong mga karanasan, mga pagdadalamhati. Subalit ang kagandahan, ang kahigitan nang siyang may pananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala, mayroong mga magagandang dahilan si Allah, magagandang wisdom si Allah subhanahu wa ta'ala kung bakit niya ipinaparating sa silang may pananampalataya ang mga pagdadalamhati nito. Asbabul bala, mga dahilan kung bakit dumarating sa atin ang pagdadalamhati. Una mga kapatid, na nabanggit ng ating mga scholar, litakfiri khatayal mu'min. Sa pamamagitan nito, sabi ng mga scholar, ay ipinapatawad ni Allah subhanahu wa ta'ala, kaniyang binubura ang kasalanan, mga kasalanan ng isang mananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala. Gaya na lamang ng nasabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, ما يصيب المسلم من هم ولا حزن ولا وصب ولا نصب ولا أذى حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها خطاياه رواه مسلم. Sa malapit nitong kahulugan, walang ano pa mang dinadanas ng isang mananampalataya mula sa ham, problema at kalungkutan at sakit at pagod at anumang kapinsalaan, hatta syauka, maging ang tusok na natutusok dito ang isang mananampalataya, maliban na lamang na sa pamamagitan ng mga ito ay ipinapatawad ni Allah, binubura ni Allah subhanahu wa ta'ala ang kasalanan, iba sa mga kasalanan ng siyang may pananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala. Taratan yakunu li raf'i darajat, sa pamamagitan ng mga pagdadalamhati na nararamdaman ng isang mananampalataya, itinataas ni Allah subhanahu wa ta'ala. Itinataas ni Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang level, ang kanyang daraja, ang kanyang antas sa kanyang pagiging mananampalataya, kanyang antas sa pananaw ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya kung pag-aaralan natin ang talambuhay ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, punong-puno ito ng pagdadalamhati. Namatayan na siya ng tatay, hindi pa siya sinisilang. Pagkasilang naman ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, wala pa siya na sa tamang edad, namatay na naman ang kaniyang ina. Subhanallah. Sa kanyang pagiging propeta, sari-saring mga pagsubok ang dumating sa kanyang buhay. Sari-saring pagdadalamhati emotionally, physically, na pagdadalamhati ang naranasan ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bakit kaya? Siya ang pinakamalapit kay Allah. Siya ang khairu khalqillah, pinakamabuti, pinakamainam na tao na nilikha ni Allah subhanahu wa ta'ala. Bakit kaya niya nararamdaman ang ganong mga pagdadalamhati? Hindi ba pwedeng matiwasay, maging matiwasay ang kaniyang pamumuhay? Kaya yun ni Allah subhanahu wa ta'ala. Subalit, nang dahil sa wisdom ni Allah subhanahu wa ta'ala, ipinaparanas niya sa kaniyang alipin ang ganitong mga pagdadalamhati, pagsubok,
nang sa ganun ay maging mataas pa ang kanilang level kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya kabilang ito sa mga dahilan kung bakit dumarating sa isang mananampalataya ang mga pagdadalamhati na ganito. Nang sa ganun ay maging malapit pa sila kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ganito ang realidad, mga kapatid. Hinding-hindi natin matatamo ang paraiso ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kabilang buhay kung hindi tayo makakaranas ng pagsubok sa mundong ito. Kung hindi tayo makakaranas ng pagdadalamhati sa mundong ito bilang pagsubok ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kung hindi tayo makakapasa sa mga pagsubok ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi ang mundong ito ay punong-puno ng pagsubok. Punong-puno ng pagsubok, mga kapatid sa Islam. Kaya dapat maunawaan natin ito nang sa ganun ay maging prepared tayo, mga kapatid. Hindi tayo maging mangmang. Kasi nang dahil sa kamangmangan, nakakapagsalita yung tao ng kasamaan. Kanyang nasasabi, natatanong niya si Allah, O Allah, nagsasala naman ako, ya Allah. Nagsasamba naman ako, ya Allah. Ba't mo pa kinuha sa akin ang napakalapit sa akin na tao? Ba't mo pa kinuha sa akin ang aking tindahan? Bakit pa dumarating sa akin ang mga ganitong mga pagsubok, ang ganitong mga pangyayari? Nang dahil sa kababawan ng kaalaman sa Islam at kahinaan ng pananampalataya kay Allah, naku-question ang mga pagsubok ni Allah subhanahu wa ta'ala. So dapat malaman natin ito, mga kapatid. Sabi ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna idhamal jazai ma'a idhami albala. Katotohanan, ang kadakilaan, kalakihan ng reward ay nakadipindi sa kalakihan, kadakilaan ng pagsubok ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kung gaano kadakila, kung gaano kalaki ang pagsubok ni Allah subhanahu wa ta'ala sa isang mananampalataya, ganun at ganun na rin ang nakatalagang reward, gantimpala ni Allah subhanahu wa ta'ala kung siya ay makakapagtimpi, makakapagsabar para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kabilang sa mga dahilan kung bakit tayo nakakaranas ng pagdadalamhati, litamhis almu'minin wa tamyizihim 'anil munafiqin. Bilang pagsubok ni Allah subhanahu wa ta'ala sa mga mananampalataya, sa pamamagitan ng mga pagdadalamhati na ito, unos, mga kalamidad, namatayan ng anak, nawalan ng kabuhayan, nalugi sa negosyo, sa pamamagitan nito ay sinusubok ni Allah subhanahu wa ta'ala ang pananampalataya natin. Sa pamamagitan nito ay nagiging hayagan, umiiral, nakikita, nalalaman kung sino ang totoong Muslim, kung sino ang totoong mananampalataya at kung sino ang munafik, kung sino ang hipokrito sa kanyang pagsasabi ng La ilaha illallah. Ahasiban nasu ay yutraku ay yakulu amanna wahum la yuftanun. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, inaakala ba ng mga tao na sila ay pababayaan na lamang sapagkat sila ay nagsasabing kami ay naniniwala at sila ay hindi nasusubukan? Walakad fatanna alladhina min kablihim falaya'alamanna allahu alladhina sadaku walaya'alamanna alkathibin. At katiyakan aming sinubukan yaong mga nauna sa kanila at katiyakang ipababatid ni Allah sa pamamagitan ng pagsubok yaong mga makatotohanan at katiyakang kanyang ipababatid ang mga sinungaling. Kaya kabilang ito sa mga dahilan kung bakit dumarating sa atin ang mga pagdadalamhati, mga unos, mga problema bilang pagsubok sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Minsan naman, ipinaparanas sa kanya ni Allah subhanahu wa ta'ala ang pagdadalamhati bilang kumbaga ipinataunan niya sa mundong ito ang resulta ng kaniyang kasalanan.
Sabi ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, kapag naisin ni Allah subhanahu wa ta'ala ang kabutihan para sa kanyang alipin, ay ipapataw na sa kanya ni Allah sa mundong ito ang resulta ng kanyang kasalanan. Kaya minsan mga kapatid sa Islam, kung bakit nakakaranas tayo ng pagdadalamhati, problema, ano pa mang mga pagdadalamhati na tayo ay nakakaranas dito ng sakit, physically, emotionally, sa pamamagitan nito mga kapatid, ay pinapataw na pala sa atin ni Allah ang resulta ng ating mga kasalanan. Nang sa ganun, sa kabilang buhay ay mawala na yung mga kasalanan natin. وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدِهِ شَرًّا أَمْسَكَ عَنْهُ بِذَنْبِهِ حَتَّى يُوَافِي بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Samantala, kung si Allah subhanahu wa ta'ala ay hindi niya naisin sa kaniyang alipin ang kabutihan, أَمْسَكَ عَنْهُ بِذَنْبِهِ, ihold ni Allah subhanahu wa ta'ala ang kaparusahan na dulot ng kaniyang kasalanan. Ihold yan ni Allah subhanahu wa ta'ala at maipon ang kaniyang kasalanan, kaparusahan sa kabilang buhay. Sa social media, kung titingnan natin ang mga nangyayari sa ating mga kapatiran, Allahul Musta'an. At sinabi ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum, hindi magiging ganap na mananampalataya ang isa sa inyo, hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi, hanggat sa hindi niya mahalin, hanggat sa hindi niya naisin para sa kaniyang kapwa mananampalataya ang katulad ng ninanais niyang kabutihan para sa kaniyang sarili. So kung totoo tayong mananampalataya, dapat makaramdam tayo ng pagmamalasakit para sa kanila. Kahit man lang sa pamamagitan ng matataimtim natin mga panalangin mga kapatid, ay matulungan natin sila mga kapatid. Nakakaiyak mga kapatid sa Islam. Makita natin yung kanilang mga sitwasyon. Kung hindi pa rin makakaramdam dito ng pagmamalasakit ang taong nagsasabi na siya ay Muslim, wallahi ladhim, may kulang sa kanyang pananampalataya. Nawa ay gabayan sila ni Allah, patawarin sila ni Allah, lahat tayo ay patawarin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sa mga nasasalanta ng mga kalamidad na ito, sa mga nakakaranas ng pagsubok na ganito mga kapatid, pagdadalamhati, paano nga ba natin haharapin ang mga pagsubok, mga pagdadalamhati na dumarating sa ating buhay? Husnudhan billahi subhanahu wa ta'ala, maging mabuti ang ating pag-iisip, pag-aakala kay Allah subhanahu wa ta'ala. Dapat wag nating sirain ang pag-aakala, pag-iisip natin kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sapagkat si Allah subhanahu wa ta'ala, palagi siyang mayroong dahilan, palagi siyang mayroong wisdom kung bakit nangyayari ang mga pangyayari na dumadaan sa kanyang kapahintulutan. Lahat ng mga bagay na ginagawa ni Allah subhanahu wa ta'ala, nililika ni Allah subhanahu wa ta'ala, dinidesisyonan ni Allah subhanahu wa ta'ala, ay mayroon siya ditong wisdom, mayroon siya ditong kaalaman. Allahu Akbar. Kaya maging mabuti ang pag-iisip natin kay Allah subhanahu wa ta'ala. Pangalawa mga kapatid sa Islam, as-sabr, pagtitimpi, pagtitiis para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kung hindi tayo magtiis, nalugi na nga tayo, nasaktan na nga tayo, wala pa tayong ajar, nagalit pa sa atin si Allah subhanahu wa ta'ala. Subalit, kung tayo ay magtitiis, huhumpay, mababawasan ang sakit na nararamdaman natin emotionally, at sa pamamagitan ng pagtitiis na ito ay ipapadala ni Allah subhanahu wa ta'ala ang kabutihan pagkatapos ng pagdadalamhati na naranasan natin. Pangatlo mga kapatid sa Islam, at tauba warujo ila Allah subhanahu wa ta'ala, ang pagbabalik loob, totoong pagbabalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi gabi lang ito sa dahilan kung bakit na ipinaparating sa atin ang ganitong mga kalamidad. Nang sa ganon, tayo ay magising sa katotohanan. Zahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liudhikahum ba'dal ladhi amilu la'allahum yarji'un.
lumaganap ang kapinsalaan sa kalupaan at karagatan ng dahil sa kasalanan ng mga tao. Nang sa ganun ay ipatikim sa kanila ni Allah subhanahu wa ta'ala ang iba sa mga resulta ng kanilang mga kasalanan. La'allahum yarji'un. La'allahum yarji'un. Nang sa ganun sila ay magbalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala. Magbalik loob tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ibtigao ajrillahi subhanahu wa ta'ala. Naisin natin, pangarapin natin ang reward ni Allah subhanahu wa ta'ala, gantimpala ni Allah subhanahu wa ta'ala sa pamamagitan ng pagtitiis sa mga pagdadalamhati na ating nararanasan. Nawa ay gabayan tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Nawa ay maging madali sa ating mga kapatiran ang kanilang sitwasyon. Nawa ay gabayan ni Allah subhanahu wa ta'ala ang mga leader, ang mga mayayaman, nang sa ganun ay matulungan nila ang mga kapatiran natin na nasalanta ng bagyo sa Luzon at kahit saan mang lugar, lupalop ng mundong ito na mayroong mananampalataya na nangangailangan ng tulong ni Allah subhanahu wa ta'ala, ay tulungan sila ni Allah subhanahu wa ta'ala. وما علينا إلا البلاغ المبين.